Mindanao. Kinasuhan na ang crane operator sa ginagawang Skyway Extension sa Muntinlupa matapos bumagsak ang isang malaking bahagi nito noong weekend. Isang rider ang nasawi at ilang sasakyan ang nawasak dahil sa aksidente. Nagbabalita si Camille Samonte. Sa videong ito, kita ang pagbagsak ng steel girder sa ginagawang Sky Extension Project sa E-Service Road sa Muntinlupa noong Sabado ng umaga. Nataga na ng bakal ang tatlong sasakyan at nadurog ang apat na motorsiklo. Mabuti na lang at agad nakatalon pababa ng motor ang tatlong delivery rider na sina Juanito Dimaili, Greden Resus at Edwin Sagun. Pagtalon ko, sabay na yung pagbagsak ko sa asalento, sabay din yung pagbagsak ng bakal sa motor ko. Pagbangon ko, nakita ko na lang na wala na, durog na yung sasakyan ko. Napakabilis po ng pangyayari. Nakaligtas din ang dalawang driver ng kotse, kabilang ang isang taxi driver na naipit matapos mayupi ang pubong ng kanyang taxi. So tingin ko po dapat, bago kami pinahinto ng patrol, dapat sana palisin nila muna kami at saka nila igalaw yung ikutin yung crane. Eh hindi eh. Habang nandun kami, umikot na yung crane. Pero si Edison Pakibot na isa ring rider, patay matapos tamaan ng bakal ng ulo. Hustisya ang hiling ng kanyang asawa. Ni hindi man lang daw sila kinausap ng EEI Corporation na sinagot lang ang gaso sa ospital at pagpapalibing. This is for the benefit of the public, pero public din yung nagsuffer. So, they have to look into it. Bakit ganun? Bakit may ganun nangyari? Papasok lang sa trabaho yung asawa ko. Base sa investigasyon, natumba ang crane habang nililipat ang posisyon at tinamaan ng steel girder kaya ito nahulog. Sinampahan na ng kaso ang crane operator na si Enrico Navora. Nahaharap na sa kaso reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injury at damage to property. Ayon sa kontraktor ng proyekto na EEI Corporation, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga biktima para magbigay ng tulong. Nangako rin ang kumpanya na muling bibisitahin ang kanilang safety at operating protocols. Tiniyak naman ng San Miguel Corporation na nangangasiwa sa Skyway Extension Project na iimbestigahan ang nangyari. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Both signal na lang daw ng technical working group ang hinihintay para magbalik kalsada ang motorcycle taxis. Para sa detalye, magbabalita live si Gerard De La Peña. Gerard, ano pa ba ang hinihingi ng TWG para maideklarang compliant ang mga motorcycle hailing company? Alam mo, Sheriff, technically dapat niya ngayong araw na ito ay pwede nang bumiyake yung mga motorcycle taxis natin dito sa Metro Manila. Pero nitong Sabado, ang na-inspect pa lang ng technical working group ay itong mga training centers ng ANCAS. At dito sa kanilang inspection, nakita na kailangan pang sundin ang ANCAS ang dalawang kondisyon. Una, ay dapat daw ay mapatunayan nito na lahat ng rider nito ay meron nitong handheld na thermal scanners para sa mga pasahero at mga health declaration forms para masiguro na COVID-free yung rider at yung pasahero. At pangalawa, ay kailangan ding magbigay ng patunay ang ANCAS na walang mga pending records o pending violations sa mga riders nito sa LTO at sa LTFRB. So, ang sabi ng DOTR, kapag naibigay na itong mga requirement na ito ngayong araw na ito, ay ngayon din, ay pwede na rin magsimula makabiyahe ang ANCAS. Itong joyride naman, ay kailangan pa nila sumailalim sa inspection sa kanilang mga training centers ngayong araw na ito. Yung MOVIT naman, kasi tatlo yung ating kumpanya, ANCAS, Joyride at MOVIT. Itong MOVIT naman ay kailangan pa nilang magsubmite sa technical working group ng isang sulat na nagsasabi na sila'y handa ng magpa-inspect sa kanilang mga pasilidad. Sa ngayon ay wala pa raw ito, Sheryl. Gerard, ilang linggo na no, magmula nung ni-report. Ikaw rin ang nag-report na sinabi nga natin nung mga probably a couple of weeks ago or several weeks ago, na papayagan na nga ulit itong mga motorcycle taxis. So itong mga
kailangan, mga requirements, ay maaga ba naibigay dito sa mga kumpanyang ito? Dahil bakit ngayon lang naging inspeksyon ang TWG? Ang naging challenge kasi dito, Cheryl, ito ay technically ay continuation noong ating pilot run na natapos nitong Marso. So, dapat nga sana ay tuloy-tuloy lang itong pilot run na ito. Yun nga lang kasi, ang daming naidagdag na requirements dito sa tatlong participants ng ating pilot run. At malaking consideration dito yung health and safety protocols na ipapatupad, katulad ng paglalagay ng mga barrier, itong pagpapagamit ng mga sariling helmet sa mga pasahero, yung cashless payments. So, nasabi ng mga ng ating mga motorcycle taxi operators, hindi ganun kadali na implement itong mga bagong bagay na ito. Kaya medyo natagalan bago sila makapag-fulfill o bago nila nasunod itong mga requirement na ito. Sherry. So far dun sa tatlo, sa Angkas, sa Joyride at Move It, parang yung Angkas ang almost done with all the requirements. Submit nga po ng nalalabig requirements sa Angkas, at kung magawa daw nila yan within the day ay agad-agad makakapagsimula na sila. Samantala, ang Joyride ay Move It ay kailangan pa sumailalim sa inspeksyon. Maraming salamat, Gerard De La Peña. Samantala, sa mga mag-a-apply naman ng prangkisa ng pampublikong sasakyan, required na kayong magtanim ng puno. Base po sa inilabas na Memorandum Circular ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, sa kada unit ng sasakyan na a-applyan ng prangkisa, dapat isang puno ang itatanim. Sakop ng utos ang lahat ng bagong aplikante na may 10 unit pataas at yung mga magre-renew ng prangkisa. Para matiyak na masusunod ito, kailangan magsumite ng operators ng proof of compliance mula sa local government unit at syempre mga larawan ng kanilang tree planting activity sa LTFRB.